Okay, ngayon naman, identify natin kung sino sa mga ordered pairs na nandito ang solution ng system of linear equations. So, kung babalikan natin yung dati nating video, isang equation lang, tapos identify mo kung sino sa kanila yung solution. So, madali lang yun kasi isa lang yung given mo na equation. Dito, system na siya. So, dalawang equations yung given sa'yo, meaning to say, kailangan si ordered pair parehong true on both equations. So, ang gagawin lang natin is magsasubstitute ng values. So, lahat na nandito ay x, yung unang value. Lahat na nandito yung y value. So, yun ang ipapalit natin doon sa mga variables na nandito sa equations. Let's start with this one. So, our value for x is 0, value for y is 4. Let's start with the first linear equation. So, copy natin, x plus 2y is equal to 8. Palitan ko si x ng 0, kasi yun yung given. Palitan ko si y ng 4. So, since may katabi siyang 2, multiply po muna. So, 2 times 4 is equal to 8. Kaya siya naging 2 times 4 kasi 2y. Si y may katabing 2. So, i-multiply po natin siya. Depende kung ano yung value ng y na meron ka. Now, multiply this first. So, 0 plus 2 plus 4 is 8. 0 plus 8 is 8. Kung pareho yan, then this is true. Now, para masabi na si ordered pair 0, 4 ay solution ng system, kailangan, aside from the first equation, kailangan sa pangalawang equation, true din yung lalabas. So, for the second equation, we have 5x minus 2y is equal to 4. So, papalitan natin yung x dito ng 0, yung y dito ng 4. So, since may katabi siyang 5, so 5 times 0 minus 2 times 4. Ang ginagamit pa lang natin ay yung 0, 4. Nasa letter A pa lang tayo, ha? Okay, 5 times 0 is 0. 2 times 4 is 8. Then, this is 4. 0 minus 8 is negative 8. So, on this part, they are not equal. So, this is false. Pag may isang false dyan, ibig sabihin, yung ordered pair na to, hindi solution nung system. Okay? Let's proceed to the second ordered pair. So, same linear equations will be used. Except, magbabago yung value ng x at y using this one. At dito na tayo, kay point B. So, ito yung x, ito yung y. So, yun naman yung papalit natin. Our x is negative 4. So, lagyan ko lang ng parenthesis yung negative. Then, plus 2 times our y is 2. It's equal to 8. So, copy mo lang muna yung negative 4 kasi ito muna yung isasolve. So, 2 times 2 is 4. Then, negative 4 plus 4, this is 0. Now, from this section, dyan pa lang, hindi na equal. So, false na to. Basta may isang false, huwag mo na itry to kasi magpapagod ka lang. Basta may isang false, automatically, the ordered pair is not a solution to the system. Okay? So, our last hope is point C. So, again ha, kaya hindi ko na tinuloy dito kasi umpisa pa lang false na. So, dito naman, 2 ang x, 3 ang y. So, 2 yung x, then yung y dito ay 3. So, kaya siya 2 times 3 kasi 2y. So, multiply mo muna to. So, 2 plus 2 times 3 is 6. 2 plus 6 is 8. So, they are equal. So, this is true. Now, on the second linear equation, ito yon. Palitan mo si x ng 2, si y ay 3. So, 5 times 2 minus 2 times 3 is equal to 4. Saan ang galing to? Yung x doon ay 2, yung y dito ay 3. So, 5 times 2, that is 10. 2 times 3 ay 6. Then, subtract mo to, 4 is equal to 4. So, they are equal, so this is true. So, ibig sabihin, ang solution naman ng system na to ay si C.
yung 2, 3. So, that's how you identify if the ordered pair is a solution to the system of linear equations. Kung bago ka lang sa channel ko, do not forget to like and subscribe for more math tutorial videos. Thank you!